So yun mga kasolid, meron tayong mga sale ngayon na iPhone, mga low-end. Meron tayong iPhone 6. Meron din po tayong iPhone 7. Mga budget meal po ito, meron tayong iPhone 8. And then meron din tayong 6S Plus. Ito pong mga kaklasik, ito po yung pinaka mababa natin sa unit. Sale ko na lang po ito na 3,000 for 64 gig. Then yung iPhone 7 po natin for 128 is 4,500 na lang po. And then sa iPhone 8 natin, sale ko na lang po yung 7,000, 64 gig. And then dito sa 6S Plus naman natin na 16 gig, only 4,500 na lang po. Meron din po tayong Android, meron tayong A12, A04, and then Infinix and Tecno. Ito din po is mga pang budget meal. Meron tayong Hot 30i and Go Spark. Ito pinakamura po natin is 3,500. For sa brand yun natin, meron tayong 3,500. Sa ngayon, nakasale po siya. So mga classic, meron din tayong iPhone X na nakasale. Ang difference lang dito sa iba natin nakasale, ito pa hindi na na-update. Ang iPhone X natin na 256, sisale ko na lang po ng 13,000 factory unlock, complete package. Ang iPhone 12 natin, sisale ko na lang ng 22, 64 gig. Then yung 128 natin, sisale ko na lang ng 24,500. With complete package na rin po yun. And then syempre, kung meron tayong 12, meron din tayong iPhone 13. Kung meron man po scratch, mas mababa po yun ng 2,000. Only check naman po yun. Only check po tayo, money back po tayo kapag may na-replay since pag kami mga palit part tapos hindi namin nasabi sa customer, money back po tayo doon. So, yung mga classic, meron din tayong brand yun na iPhone 13. Ang iPhone 13 natin na NTC, 1-year warranty sa Apple. Actually, available po lahat ng iPad natin. Pero ito lang yung sample natin. Ito yung pinaka-affordable sa lahat. 19. Halagang 16,000. Nagdyan na brand new na 64 gig. Negotiable pa rin po ito with complete package. Yung mga solid, oh. Ito yung stall number ni Ma'am Myla. Y8. Lalagay ko lang sa description yung location. Yun mga solid, ngayon nandito tayo kala Ma'am Myla sa Myla Gadget World. Ano pong stall number niyo po? Stall Y8 po tayo. Malapit tayo sa Bridgeway Aquarium. Ma'am, invite niyo naman sila dito. Visit kayo dito sa aming shop. Meron tayo mga sale once a month. And then meron tayo home credit card installment. Ano po pala Facebook page niyo? Meron tayong Facebook page Myla Gadget World and TikTok Myla Gadget World. Contact number po? Ang contact natin, meron tayo sa page mismo. Meron po tayo nakalagay na contact number doon. Yung ano po, paano yung sa malalayo, shipping? Doon about naman po sa mga deliveries, nag-cash and pick up po tayo outside Manila and around Metro Manila. Ang around Metro Manila natin, wala pong down payment. Cash on pick up po yun, cash on delivery. Pero pag naman po sa cash on pick around outside Manila, meron po tayo at least 2,000 down payment. For assurance po na kung kunin nila yung item. Basta PM na lang po. Yes no? Po. Lalagay ko lang sa description yung kanilang info. So yun mga kasolid, meron tayong mga sale ngayon na iPhone, mga low-end. Meron tayong iPhone 6. Meron din po tayong iPhone 7. Mga budget meal po ito. Meron tayong iPhone 8. And then meron din tayong 6S Plus. Ito pong mga kaklasik, ito po yung pinaka mababa natin sa unit. Sale ko na lang po ito na 3,000 for 64 gig. Then yung iPhone 7 po natin for 128 is 4,500 na lang po. And then sa iPhone 8 natin, sale ko na lang po yung 7,000, 64 gig. And then dito sa 6S Plus naman natin na 16 gig, only 4,500 na lang po. Ano po pala yung mga previous nila? Sa mga iPhone XR below po natin, nagpo-provide tayo ng case tempered and charger. Pero sa iPhone 11 pataas po, nagpo-provide tayo ng AirPods, case tempered, charger. Complete package na po yun, wala na po sila po problemahan. At the same time, nagtitriutos din po tayo for checking original lang isang unit, ay unlocker and check coverage Apple warranty. Ay yung warranty po, paano yun? So warranty po natin, no problem po tayo sa service warranty. Anytime may service warranty po tayo. Pero sa change unit po natin for 7 days lang po. 7 days lang? Yes po. Sa service po, yun yung mga lagpas na sa replacement. So kami na lang po nagpo-provide ng pre-service, pre-labor. Then yung parts po, sila po magbabayad. Pakilala mo naman yung mga kasama mo, ma'am. So meron tayong angels na kasama dito. Ito si Precious. And then ito si May, aking young sister. Yan. Sila po yung inyong makakaharap. Pag wala po ako, pwede po silang makaharap nyo. And then mga classic, meron tayong mga bestseller ngayon na nakasale. iPhone 11 and iPhone XR. So mga classic, meron tayong iPhone 11 na white. Meron tayong purple. And then meron po tayong mint green. Available po lahat ng color. Meron po tayong yellow.
Lahat po nito is smooth pa, 99% smoothness. And then yung mga battery health po nito is 90% up. Kung meron pa po tayo 90% below, yun po yung mas mura po sa atin. Ngayon yung 64 gig po nito, sisale ko na lang po ng 17,000. Then yung 128 naman po, sisale ko na lang po ng 19,500. Then yung 256 is 21,500 na lang po. iPhone 11, lahat po ito is factory unlocked. And then, ayan po, available po lahat ng color. May mga variant po nito, iba-iba. Meron po Japan variant, US variant, Korea, and Hong Kong variant. Ang Hong Kong variant po is dual SIM. Then meron din po tayong XR, isa din po sa bestseller. Very smooth and matataas yung battery health. Kung meron po tayong mas mababang battery, is mas mura po yun. Ito po is 90% up. Available din po lahat ng color. Ito po yung mga available sa ngayon. Pero may dadating po tayong new stock. Ang 64 po nito, sasell ko na lang ng 12,000. Then yung 128, sasell ko na lang po ng 14,000. Wow. Nakasale po yung XR natin. Dati po siyang 15, sasell ko na lang po ng 14,000 with complete package na po siya. With freebies na din. So mga classic, meron din tayong iPhone X na nakasale. Ang difference lang dito sa iba natin nakasale, ito pa hindi na na-update. Ang iPhone X natin na 256, sasell ko na lang po ng 13,000. Factory unlock, complete package. And then meron din tayong mga iPhone 12. Ayan, meron tayong black, meron tayong mint green, and then meron tayong white, meron din blue. Ang iPhone 12 natin, sisell ko na lang ng 22, 64 gig. Then yung 128 natin, sisell ko na lang ng 24.5. With complete package na rin po yun. And then yung mga battery health ito is may 89, may 95, may 92, and then US variant and Japan variant po available. And then syempre kung meron tayong 12, meron din tayong iPhone 13. Yung iPhone 13 natin na 128 and 256. Yung 128 ito, sisell ko na lang ng 34,000. Then yung 256 is 37,000. Available din po lahat ng color nito. Ang mga variant din po is Japan and US variant po available. And then, mga 90 amp din po yung battery health niya. All original, very smooth, wala siyang scratch. Kung meron man po scratch, mas mababa po yun ng 2,000. Only check naman po. Only check po tayo, money back po tayo kapag may na-replay since pag kami mga palit partners hindi namin nasabi sa customer, money back po tayo doon. Kasi meron tayong, halimbawa po napalitan ng battery tulad po nitong 11. Ito po kasi if walang palit, is 19.5. Since may palit po siya, battery hindi na original yung pinalit sa kanyang battery, ang halaga na lang po nito is 16.5. So, difference is 3,000 po tayo sa may mga chains na parts. Kaya bumababa. Opo. So, yung iba, hindi naman sila maselan, okay lang sa akin kasi hindi naman naiiwasan yung palit battery. Pwede na po sa kanila yung mga napalitan ng battery sa halagang 16.5. Makakalas po sila ng 3,000. Laki din. Opo. 12 Pro natin, meron tayong 128 and 256 gig. Ang 128 po nito, sisell ko na lang ng 30,000. Then yung 256, sisell ko na lang po ng 32,500. With complete package na din po siya. Bas, lahat po nitong nabanggit ko ay with complete package. The rest po sa iPhone 11 natin, up with AirPods. Pero sa mga accessories po, wala na po kayong problemahin. Kami na pong bahala doon. 13 Pro Max, sa may mga mas may budget dyan. Meron tayong 13 Pro Max na meron tayong gold, Shara Blue, and then meron tayong Space Gray. Ngayon ang 14, ang 13 Pro Max natin, nakasay na lang po ito ng 45,000, 128 gig. Then yung 256 naman nito, sisell ko na lang ng 48,000. Negotiable po po itong mga high-end natin na iPhone 13 na brand new pero galing siya US. So JPP lang po pwede. Pero ito mas mura to. Brand new to na galing US. Hindi siya yung factory unlock. Kailangan po po itong lagyan ng eSIM. Unlike JPP, 30,000 na lang. iPhone 13 natin. Yan ang brand new po yan, sealed. Dalawa lang po ito. Pag ganyan mga, mint green. Pag mga ganyan mga brand new, ano pong previous nyo? Ganun din. Ito, meron tayong AirPods case tempered. Complete package na po sa mga brand new natin. Kaya lang po ito, explain ko lang. Ito is JPP. Brand new pero galing US. So hindi siya naka-open like dito sa Pilipinas. Kailangan pa siya lagyan ng chips. Pero ang halaga lang nito is 30,000. iPhone 13. Pag sa inyo po magpapa-open line? Sa open line dito, JPP lang talaga siya pwede. Hindi siya, pwede siya pwede yung pa-open line sa computer. Hmm. Hindi pag, na kaya. Yung nalagay na chip pag kayo na mismo? Ah, pwede. Kami na nagpo-provide ng chips. Yun yan lang. Dani-add po nila. Free na yun. Free na yun, ako, yun no? Free na po yun. Kasi kung brand new nito na hindi siya JPP, yung literal na open line, na 1-year warranty dito sa Pilipinas, ang halagang punan is 41,000. 41,000. So nakatipid siya ng ano, 11,000. Laki ah. Yes. So, yung mga classic, meron din tayong brand new na iPhone 13.
ang iPhone 13 natin na NTC 1-year warranty sa Apple, sa sale ko lang po ng 41,000 with negotiable pa po yun. And then eto sa iPhone 11 natin na 1-year warranty din na 128GB, sa sale ko na lang 26,500 na lang po ito. Pwede nyo po i-check ang coverage Apple warranty. And then meron din tayo mga pang school, mga iPad pang office. Actually, available po lahat ng iPad natin. Pero ito lang yung sample natin. Ito yung pinaka-affordable sa lahat. Halagang 16,000. Nandiyan na brand new na 64GB. Negotiable pa rin po ito with complete package. Kulay gray. Kulay gray. Available po dito silver and space gray. So, mga classic, meron din po tayong Android. Meron tayong A12, A04. And then, and Phoenix and Tecno. Ito din po is mga pang-budget meal. Meron tayong Hot 30i and Ghost Park. Itong pinakamura po natin is 3.5. For sa brand nyo natin, meron tayong 3.5. Sa ngayon, nakasell po siya. And then, meron din tayong 30i, nakakalaga ng 5,000. And then, meron tayong A12, nakakalaga ng 7.5. And then, meron tayong A04, 6.5. Yes, available lahat ang Android natin. Ito lang yung mga sample muna natin. Ito brand new. Brand new to, with 1-year warranty. 64GB, 7GB RAM. 64GB and 7 RAM na, ayan. Diba? 30i. 128GB and 8GB na. 8 RAM na. So, pwede na rin siyang pang-gaming. Ito po, mga to. Ito pang YouTube lang to. Hindi ko sure kung kakayanin ito ng gaming natin. Para po sa mga hindi marunong mag-check ng iPhone, meron po tayong isang sample dito. Paano nyo malalaman kung original ay isang iPhone. Every time na bibili sila ng iPhone sa ibang branch or any sa labas, eh, kahit saan, lagi po sila mag-check ng battery tools. Kailangan po laging lalabas dyan is normal. And then, kung ang battery health po kasi nito is, check po natin ah, 91%. And then, dapat po tugma din since ito 90%. Okay lang 1% magkamali nyo. Pero wag lang yung like 100 yung phone din pag sinag sa 3 tools, 80% lang. So, hindi po okay yun. Kailangan po lagi kayo. And then, meron din tayong pan-check sa brand new and second hand. Para naman po malaman kung napalitan yung housing, papakita po namin sa inyo kung paano mag-check ng i-unlocker. Check may i-unlocker si Lea. So online? Yes po. Pwede po kayo mag-check sa online ng i-unlocker. Check po natin itong ano nito. Ito. Halimbawa po ito. Kukunin na yung Apple iPhone 13 ID. Pro Max. Kukunin nyo po itong serial nito. About? Tapos, ayan po. Kukunin nyo po itong serial. Serial then, laging nag-start sa letter M ang kanyang model number. Okay. And then, yung serial naman niya, dyan po malalaman kung original yung housing niya. Check po natin sa i-unlocker. Lalabas lang dito yung kung gano'ng katagal. Since ito, 2022. So, 1 year na itong iPhone 13 Pro Max natin. Para naman sa brand nyo natin kung paano malalaman po activated na. Or hindi pa. Para hindi kayo makabili ng mga sinisealed lang. So, check natin yung brand nyo. Saan naman dyan? Ito naman, serial number din. Para naman sa brand new check coverage. Marami nakakalam ng pan-check ng check coverage Apple warranty. Sige. Kasi minsan ba may nagbibenta ba kanwari siya? Kung sakali lang po sa labas, kung bibili sila, so hindi sila ganong, wala mo silang ganong kalaman sa pag-check, magagamit po nila to. Pero sa iba naman po, iba, alam na nila kung paano mag-check. So, maganda yon. Hindi sila makakabili ng not brand new, pero brand new binibili tapos activated. Hindi sila may scam. Parang gano'n. At tulad po nito, since hindi pa siya activated, dapat po ganyan yung lalabas sa kanya. So, papakita din natin sa kanila kung paano malalaman kung activated na isang brand new. Tulad po nitong phone ko, usually po kasi yung sinasabi ko activated, yun yung mga 2 months use tapos sinisealed lang. So, meron tayong pan-check na tulad po nitong phone ko, 5 months use. So, tingnan ano natin. Ano iPhone yun? iPhone 14. Kung sa brand nyo, halimbawa, nag-check sila ng brand nyo, tapos ito yung lumabas. Meaning po niyan, hindi na siya, ito wala lang. Tulad po nito, 5 months use lang itong iPhone 14 ko, lalabas mo dyan. So, expire yung warranty niya sa March 2024 and March 2. Okay. Paano po yung mga home credit installment? Sa mga gusto po mag-home credit and installment, meron po tayong credit card installment, G-gifts, and bank transfer and cash basis. So, bibigyan ko silang sample sa home credit. Kung magkano yung down po nila, yes, no? Yes po. Ang down payment po sa home credit natin is 8,000 for 11 months to pay. 4,300 po yung monthly. Mga 4,000 to 4,000 po yung monthly pagka home credit. Depende po sa mas pagpapas madlaki yung ad nila, usually 3,000 pinakababang monthly. Paano po yung ano, yung, paano nila maiintay yan? Gano'ng kabilis? So ano lang po yung 30 minutes process lang po yun. Kailangan lang po nila mag-provide ng, mapagitin ko po yung ID na isa na meron kayo dito, driver license,
passport and UMID ID, postal ID, and then ano pa ba isa? Basta yung mga, kung meron sila mga pang-government. Government ID. So may isa kayo doon, kahit secondary na lang yung dalawa kasi kailangan ng 2 IDs. So iPhone 13 natin is 15.5. Sa iPhone 11 natin is 19.5. Sa 12, sa 14 Pro natin, 29.5. Sa 14 is 19.5. Sa 14 Pro Max is 34.5. Yun po yung sa home credit. For 11 months to pay po yun. Bali, ito po yung mga down payment lang yung nabanggit ko. Okay. Then sa mga ano naman, mga 30 minutes process lang po yun. Hindi naman siya matagal. Pag na-aprobahan kayo, makukuha niya na agad yung item. Yung mga solid, nakita na natin yung mga iPhone, Android ni Ma'am Myla dito sa Green Hills. Last na Ma'am Myla, invite niyo po ulit sila dito. So visit po kayo sa amin shop, mga subscriber ni Kaklasik yan. Meron tayong pa-discount, madali naman kaming kausap pagdating sa discount. Visit lang po kayo sa amin shop. Meron tayong mapuprovide na mga murang gadgets. Ito po mga pinakita natin, isample lamang po ito. Meron pa po tayong ibang stock. Facebook page po. Facebook page natin, Smile Gadget World. Meron po tayong contact doon. Doon din po kayo pwedeng mag-message pag gusto niyo po mag-order. Kapag po yung mga nasa province, yung mga sa Nueva Ecija, yun, mga outside Manila. Lalagay ko na lang po sa description yung kanilang info. Yes. Thank you po, ma'am. Thank you.